the land natin dito. So yan ang yung ano, mauna muna ang mga taga Mindanao na mahirap. Lahat ng mining na malalaki ng nagsumira ng ating will have to stop at pagkita sila laing negosyo. They have to stop. They have to stop. Dito sa edukasyon, I will endeavor to build, if there are about 25 to 30 students in a barangay, then you will have a national high school. No need to walk for 20 kilometers to go to school. Ako na mismo ang magdala ng eskwelan. And wala masyada akong infra ngayon, not the big ones, ano, big, you know. In order to move, we have to keep on spending. Talagang kailangan kung ano yung binigay na gastusin mo. Natinata lang bottoms up, but the problem yung bottoms up came late, ginawang pamulitika. If you are a department and I give you 30 billion, at the end of the year, yung 30 billion must be spent to the last centavo. Bigyan kita 30 billion, tapos ang gastuhin mo lang 25, o so may 5 billion, saan yung 5 billion? Ubusin mo. Pag nagkulang ka ng pera, sumobra ka. Either pumasok ka sa kurakot, kaya nagkurang ang gobyerno. Pag nagkulang ka naman, may sobra ang pera, hindi mo naman ginawa ang trabaho mo. Gaya ng teller ng bangko. At the end of the day, pag audit, yung cash on hand niya, huwag sumobra ng piso, walang kulang na piso. Kasi kung nakulangan kang ng piso, patanga-tanga ka. Ngayon naman, kung nasobrahan yung pera mo ng 1 peso, eh tatanga-tanga ka pa rin. Ang kalaot katong imong katransaksyon. That is just an example when we talk about pesos. But if you talk about billions, there's some corruption in it. So, corruption must stop. Itong police must stop. And I will have to ask about 3 generals, John Sacrami, to resign. And do not wait for me to name you in public because I will only humiliate you. Lahat ng mga kasong pulis na dismiss ang kaso will be reviewed. Kasi ang style nila ganito. Pag nahulihan sila na paila ng kaso, they disappear from the horizon. Tago-tago lang sila, pulis eh. Maya-maya, pag matagal na, about 2 years, 3 years, magpunta na kaagad niyan doon sa judge, may abogado na. Kung titignan niya na wala na yung mga witnesses, patay na o matanda na, o hindi na interesado kasi hinold up nila for 2 years, 3 years, wala nangyari sa kaso, kasi at large man sila. Then suddenly, you did appear in court and say, judge, magpiansa ako. Kung ayaw mo ako magpiansa, I insist on the trial. Because in the Constitution of the Philippines, there is a provision there which says there must be a speedy trial. Kung walang speedy trial, madismiss yung kaso and it is always with jeopardy. Meaning, hindi na ma-file uli. So, yan ang gawin nila. Ang mga server, sulatan lang doon, cannot be located. Hindi naman tinatanong yan ng judge kung totoo ba o hindi. Cannot be located or has transferred to another residence. Basig na agod, pag ingoy katulo, mogyapon, cannot be located ang witnesses, ang complainant, wala, dismiss ang kaso. At to dahil na sila sa Pulkom or diha sa Krami, it's only about 300,000 balik sila sa serbisyo. And they go back again crucifying the Filipino. Hindi ako papayag na. Lahat na may kaso, lahat ng pulis na may kaso at wanted ngayon, you have to resign. Either pag nandiyan ka pa sa droga, ipapatay kita. Don't take this as a joke. Hindi ako nagpapatawa.
tang ina, papatayin talaga kita. As I have said in the meeting, the avance, my parting words was that if you destroy my country, I will kill you. If you destroy the youth of this country, I will kill you. Nasa sa iyo na yan kung hindi ka maniwala. Pero kung tanungin mo ang mga taga Davao na nilibing na na walang claimant, ang ubang ang lawas na apadiya sa mga gibadababad o formalin, nag-uwat o kinsay mo, mayroon talaga, galit ako. Galit ako sa droga. Layo una mo da, palayo mo da, mapiskan mo da. If you are into it, wala ka pa malulong. Stop it. Stop it. Kay ang droga na ako'y rehab. I have a rehab center there at Maa. Ngang tana ko nga, kadaghana ni graduate na mo, released after about 4 or 5 years in confinement plus treatment, and they end up doing at it again. So ako ang pangutan ng mga doktor, but I was able to get a fairly accurate answer from a American doctor na ang problema rin nila sa border sa Mexico, ganon. If there is no cocaine or heroin, shabu na lang. Ang cocaine o heroin, maayo, because it comes from a natural murag tanom. It is papi, tawag nila. Diya kuha o nila ang cocaine o ang heroin. Kung uban, kaning shabu, it shrinks the person faster than ever. That is why, ingon ang mga doktor, wala na. Rehab is no longer a viable option. Di na matabang ang rehab. Kaya ngayong nandyan sa neighborhood ninyo, feel free to call us, the police, or do it yourself if you have the gun. You have my support. Di, pali ko ani lang. Ani lang, that's the rule, ha? Ato Asia, ato bangan, labi na magsige nagpamalit, ing na na, ina-aristo kita. Ina-aristo kita, kata. Inaresto kita bilang isang kriminal, and I am invoking the criminal law of the land against selling of shabu. Pagka sabihin mo, sumama ka sa akin sa istasyon, because I have to bring you to the station. In an arrest, you must overcome the resistance of the criminal. I-overcome mo talaga yan. And if he fights, and he fights to death, you can kill him. And you just follow that. Only if your life is in danger, at lumabat may baril rin o may kutsilyo at magdastas na, barilin mo. And I'll give you a medal. And if you do that every day, gawain kitang chip ng PC. Toto. Because kung ayaw ninyong tumulong sa akin, kagaya ng Amerika, ng kamay, hala yan, matay pa tayo dyan. Ba't ikaw tatay ka, may baril ka, at yung anak mo lumalabas, hindi mo na mapipigilan sa totohanan talaga, lumalabas may mga anak ninyo. Hindi niya mapipigilan. Dyan sa kanto, yan, yung Dunya Luisa ko, yung road na papunta ko doon, kaya pala nakikita ko yung mga gago doon, nag-standby at 2 o'clock, 3 o'clock. Ang usap lang. Eventually, ang tinamaan, mga anim. Kilala ko. Mga anak ng kaibigan ko. At sinabi ko na palayasin ninyo kasi mamamatay talaga yan. Yung iba, nag-dash ng iba, bumalik. So number one ko yung battle cry sa droga. Krimen. Pagkatapos, corruption. Yung lagay-lagay ng bala na yan, susus, huwag ninyong gawin yan. Talagang kakainin ninyo yan, maniwala ka. Kita mo yung mga barker dito ng jeep na nanaksak kasi ayaw magbigay yung mga driver sa kanila. Barker lang, naghawak pa ng puwit ng babae, likod o dito sa dibdib ang mga gago. Yan ang... Mag-